Yo, what's up mga boss, mga paps? Welcome back to my YouTube channel, Moto Gallery Vlog. Today, mag-change ulit tayo sa aking Rider 150 Fi, no, mga boss, mga paps. Tapos, sasabay na rin natin yung oil filter. Kasi, nakailang biyahe na rin tayo, no, mga boss, mga paps. Itong video na to, mga boss, mga paps, para to sa mga beginners, no. Lalo na sa mga naka-Rider 150 Fi. So, makakatulong sa inyo yung video na to, mga boss, mga paps. So, ito mga boss, mga paps, no. Ito yung mga kakailanganin natin sa pagpapalit natin ng langis sa ating Rider 150 Fi. So, bali ang gamit ko, mga boss, mga paps, na langis ay Vertua PowerTex. Yan. Bali itong Vertua PowerTex, mga boss, mga paps, no. Tested ko na siya. Bali, pang-apat na change oil ko na to sa aking Rider 150 Fi. Siyempre, lagi akong bumabiyahe ng long drive. Tapos, bahay, palengke, ganyan. Kaya, inaalagaan ko talaga siya sa langis, no. Hindi ko na halos sinusunod yung sa manual. So, bali, yung unang change oil ko, 500 kilometer. Nag-change oil na ako, tapos palit ng oil filter. So, bali ngayon, pang-apat na change oil ko na. Bali, magpapalit na rin tayo ng oil filter, no. So, itong langis na to, mga boss, mga pap. Subok ko na to, no, sa aking Rider 150 Fi. Actually, nasubukan ko na yung ano eh, yung Suzuki oil saka Shell based on my experience, mga boss, mga pap, no. Ano na siya eh, parang malam niya yung takbo niya kapag yun ang ginagamit kong langis. Itong Vertua PowerTex na to, mga boss, mga pap. Maganda siya saka malapot. Saka bukod doon, gusto ko rin sa kanya yung amoy niya, no, mabango para sa bubble gum. Bali, nirecommend lang din siya ito ng tropa na naka-FI Honda Click. Ito yung ginagamit niya. Sabi niya, subukan ko daw, maganda, ganun. So, yung sinubukan ko, okay naman. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagamit ko. Hindi na ako nagpapalit ng ibang brand. So, dalawa yung binili ko kasi walang 800 ml, no? Eh, kasi ang sukat lang naman ng langis ng FI natin, 1.3. Paano ba natin makuha yung 3 ml niya? So, bali, gagamit tayo ng measuring cup. Yan. Nabili ko to sa palengke lang, no, mga boss, mga pap. Nabili ko siya ng 150, mga ganon. Nakalagay dito 300 mm. Sorry, mga boss, mga pap. 300 ml. So, ayan, sagat siya dito sa taas. Di lang masyado makita. Kita ba? Yan. Hanggang dyan natin ilalagay yung 3 ml para sa Rider 150 Fi. So meron tayong panukat, measuring cup. Tapos gamit tayo ng socket wrench. Meron tayo dito 14 mm, no. Ito yung para sa drain plug. Tapos ito naman yung para sa oil filter, mga boss, mga paps, no. Ito yung gagamitin natin. 8 mm siya, mga boss, mga paps. Ito yung sa may oil filter. So, itong dalawa lang ang kakailanganin natin. Tapos, syempre, ito. Yan, itong dalawang to. Tapos, yung ating oil filter. Nabili ko lang to dito sa amin, no. Nabili ko siya ng 120. So, tapos, ito pa pala. Lahan natin ng basaan, pamunas. So marami akong reserva kasi dito, mga boss, mga pap. So umpisyan na natin. Tanggalin muna natin syempre yung ating oil cap. So bali, niluwagan ko na sa kanina, mga boss, mga pap, para madali na lang siya. Kaya kunting piit na lang siya. Iba na yung oil cap ko kasi pinalitan ko na siya ng alloy na oil cap. Pang Rider 150 carb siya, pero pwede rin siya dito sa ating FI. So make sure nyo lang na yung o-ring nya ay nandito.
So bali ito, nandito pa rin yung stock, nilipat ko lang. Okay, sa kabila naman tayo. Bali mga boss, mga pap, kapag mag o-open kayo ng drain plug, no, make sure nyo lang mga boss, mga pap, na malamig yung makina nyo. Kasi yan yung nagiging cause kung bakit nalolostrate siya. Kaya yung iba, nagpapa-oversize. So yun lang mga boss, mga pap, i-make sure nyo lang na malamig yung inyong makina bago kayo mag-change oil. So tanggalin na natin tong drain plug. Kapag magtatanggal kayo mga boss, mga pap, ng drain plug, check nyo rin ng maigi tong washer nya, no? Kasi meron siyang kasamang washer. Baka hindi nyo mamalayan, mahulog dito sa oil, may tapon. So malaking problema pa. O tabi muna natin to. Okay, tapos tumba natin ang bahagya yung motor, no? Pa left side para mas mabilis ma-drain yung ating oil. Pagkatapos niyan mga boss, mga pap, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng mga 3 ml, mga ganon, na langis, yung bagong langis, no? So bali para masagad yung mga dumi-dumi niya sa loob, kung meron man yung mga latak-latak. Bali pag wala na siyang tumutulo dyan, ginagawa ko, nalagyan ko siya nun mga 3 ml, o depende, basta yung tamang dami lang para ma-wash out talaga yung dumi niya sa loob. Tapos ikikik mo lang ng bagya. Bali ganun yung ginagawa ko kapag mag-exchange oil ako, para malinis talaga. So yan. Tapos tanggalin na muna natin yung oil filter sa kabila naman. Tanggalin na natin yung ating oil filter, no? Kung mapapansin nyo mga boss, mga pop, no, merong mga gold dito. Bali hindi siya gold bolt. Tawag dito gold cup. Gawa lang siya sa plastic material. So far hindi naman siya natutunaw, kasi ilang beses na natin ginamit yung motor sa long drive, eh. So wala namang nangyari. Katagalan lang nangyari sa kanya, kumukupa siya. Ayan, kung mapapansin nyo dito. So tatanggalin na natin siya. So madali lang naman siya tanggalin, kasi parang nakaipit lang. Kunin natin yung ating 8 mm na socket wrench, no? Kapag nagtanggal kayo nito mga boss, mga pap, no, minsan yung o-ring na to, minsan nandito. So minsan nandito. Tapos ang importante dito, tatandaan nyo itong spring. Dapat nandyan lang sa lagi. Yan, check nyo nang mabuti. Tapos meron pa yung o-ring dito sa loob, no. Tagalin na natin to. Marumi-rumi na rin siya. Dito sa loob na yan mga boss, mga pap, no, sa bilog na yon, check nyo nang mabuti. Kasi minsan sumasama sa filter. Tulad nito. Yan, nasa filter siya, sumama. So tatanggalin niya lang yan, tapos ilalagay niya doon. Yan ang ingatan niyo. So pag magpapait kayo ng filter, mga boss, mga bap, make sure niyo na yung o-ring na to ay nandito, no? Kasi baka mamaya maitapon niyo tong lumang filter. So may isama to, hindi nyo mapansin, magka problema pa kayo. So lagay na natin to. Tapos to, punasan natin ng bahagya para tanggal tong mga lumang oil. Tapos pwede na natin ilagay yung ating oil filter.
itong may butas na yan, yan yung sa loob. Tapos ito, kung wala, ito yung sa labas. So, tatandaan nyo lang din yun, mga boss, mga paps. Yan. Lagay nyo lang siya dyan. Yan na yung mahulog. Balik na natin yung oil filter cover. Tahan lang. Baka tamaan yung chrome. Edgy, wow! Naka-black chrome kasi mga boss, mga pap, no? Yung ating crankcase. Kung magtatanong kayo kung kanino ko ito pinachrome, kay Mark Cuera. Yan, taga Santa Mesa sa may Puresa. PM nyo lang siya. Yan, makikita nyo dyan mga boss, mga pap. Shot nyo siya, madali kausap yan. Bali, legit yan mga boss, mga pap. Rygo. Sumasali rin ng motor show yan. Nag-i-entry din siya sa Inside Racing dati. At saka sa Suzuki Summit. Yan, shout out sa'yo boss, Mark Cuera. Solid Rygo. Bali, sa kanya ko pinagawa tong crankcase ko, 2-tone. Black chrome saka gold. Gold saka black kasi yung concept ko sa motor ko, no? Kaya kung mapapansin nyo, gold saka black siya. Wow. Kaya gold black Predator yung pangalan. O yan, pwede na natin siyang higpitan. Kapag ihigpitan niya sa mga boss, mga pap, tamang higpit lang, huwag yung sagad na sagad. Kasi baka mag-crack naman yung crankcase nyo, sobrang higpit. Basta humigpit lang siya, mag-lock. Okay na yan. Hindi naman siya mag-leak. Kasi meron naman siyang o-ring, no? So, ganyan lang. Tapos, gagamit pala tayo ng imbudo. What? What the fuck? Medyo maselan kasi ako eh. So, para maiwasan yung pagtulo niya. Pwede ka naman kahit di na gumamit, tansay mo lang. Pero ako, gumagamit ako nito para mas malinis. Wala na masyadong pupunasan. Yan, okay na yan. Ganyan ang rami. Para ma-wash out talaga yung mga latak niya, no? Tapos, pick ulit natin siya ng bagya. So, ayan. Tumutulo ulit siya, mga boss, mga pap, no? So, kung mapapansin nyo mga boss, mga paps, berde na yung kulay ng lumalabas na oil. So bali wala na yung mga latak-latak niya, mga tira-tirang oil. Yan. Kailangan ulit natin siya ma-drain. Kapag okay na, lagay na ulit natin yung ating drain plug. So ayan mga boss, mga pap, no? Mukhang okay na siya. Pwede na natin ulit lagay yung ating drain plug. So ayan, may pit na. Ating gold cup. Bali, lalagyan na natin yung ating 1 liter na oil saka 300 ml mga boss, mga paps. So, ayan. Ang wala na siya.
siya, simot na, no. Lagyan naman natin yung ating 300 ml. Ayan. Ito yung ating 300 ml, no. Boostan natin siya. Bali mag-add tayo ng 100 ml kasi nga nagpalit tayo ng oil filter. So yan, boost na natin. Kick muna natin siya kahit mga 12 times, no, bago natin siya painitin para ma-circulate yung kanyang oil sa loob.